Hello guys, share ko po itong maliliit na isda no, na ginawa namin ditong sabaw sa Hong Kong no. So hindi ko kilala talaga itong isda na to kasi hindi naman siya guno, hindi siya dilis no. So kung sino nakakaalam ng name ng isda na to, parang dito ko lang to na-encounter kasi. So maaari na-encounter ko na yan sa Pinas no, pero hindi ko talaga alam ang pangalan ng isda na to. So ayan, masyado siyang maliliit. Marami na kaming beses na nagluto ng ganitong isda no, na ginawa namin ng soup no. So ayan po ang aming gagawing soup today. So yan, nilinis ko na po yan siya. So ito na po, muna natin ginagawa ay ipapry natin siya saglit, no? Kasama ng luya. Ganyan ang way nila pantanggal ng lansa. So ayan, and then after nyan, may kasamang hipon na isa. Nakita ko siya kasi namula, no? And then lagyan natin ng sabaw. At papakuloan natin siya ng 30 minutes to 1 hour, no? Kung haba pang oras, pwedeng 1 hour. Pero kung wala ng time, pwede namang 30 minutes na lang. So ayan. Nilagyan na natin ang sabaw at pakukuloyin na natin siya. At kapag makulong-makulo na po yung sabaw niya, eh, pwede na natin siyang i-turn sa pinakamahinang apoy, no? So, ayan. Kulong-kulong na po siya at hihinaan na natin ang apoy niya. At yun lang magpapaluto sa kanya hanggang sa matapos ang 1 hour natin o 30 minutes. So, ito 1 hour ko to siyang niluto kasi maaga pa naman. So, sulit ako gagawa kami ng soup dito sa Hong Kong. After lunch pa lang, eh, pinapakuloan ko na yun. O, ayan po. Sinala ko na siya, no? Tinanggal ko na yung isda kasi hindi naman kailangan yung isda, isa mo lang. So ayan, ganyan po ang pagsusup dito sa Hong Kong. Hindi po kinakaya ng isda kaya hindi namin kailangan ng malalaking isda dito. Maliit o ano ay okay lang. So ayan po ang ating soup. Pinakulo ko na po ulit. Nilagay ko na yung ating tofu. And then, ito po yung soup na nilagyan ng tofu. Minsan nilalagyan din namin yan ng mga fish bowl, no? So, o fish meat, no? O fish mince, no? So ayan, nilagay ko na rin ang gulay na pechay. Yung pechay po rito ay maliliit lang. So, ayan. So, after nyan, eh, ready na yan, no? Alisin natin yung gulay at ang tofu at then isa-serve natin sa kanila na yung soup ay isa-serve din natin sa kanila para kanilang iinumin. So, ganyan po ang paggawa ng soup dito na isda. Hindi po namin kailangan ng isda. Yung sabaw lang po. And take note, wala pong asin na nilagayan. Kung ano lang po yung hinalo ko, yun lang po. So, kaya ang lasa po nyan ay matabang at manamis-namis lang po ang lasa nyan. Kung ano po yung lasa ng isla at ng gulay at ng tofu, natural lang po ang maiinom nyo. Yun lang po talaga ang lasa nyan. So, ayan na po. Ready to serve. Thank you for watching. Have a nice day. God bless us all. And please don't forget to follow, like, and share my video.